Good day mga boss. Meron akong bagong susi. Ito. Ayan. Yan. Ano to? Ito. Up. SYM. Hindi yan yung sasakyan yan. Ito. Ito ang aking motor. Ito talaga ang tunay na motor kong ginagamit nung wala pa akong XSR 155 at wala pa akong big bike. Itong motor na ito ay SYM Jet Alpha 2003 model. 17 years na ngayon. Pero nabili ko siya, is third hand na ako. Nabili ko siya sa isang collector ng mga sinaunang motor. Yan, kasama to sa sinauna. O yan, bali third hand na ako. Nabili ko siya ng 21,000. Kinuha ko pa siya sa kwarto. Naka-cover pa siya ng kumot. Dahil collector nga yung nabilhan ko. Nung binili ko siya is year 2012. Ayan. At nagkakaroon ng milyahe na 1,250 lang nung makuha ko. As of now is 25,765. Oo. Itong motor na to, na-miss ko. Dahil mula March, hindi ko siya nakikita. Ipinahiram ko ito sa company driver ng misis ko. Yan ang gamit niya araw-araw para makapasok. Okay? Yun, no? Napansin ko agad, oh. Naalala ko pa. Naka-Rosso. Rosso Diablo. Naka-Pirelli yan. Kahit pa ganyan-ganyan yan. Mahal na mahal kayang motor na yan. O, ayan, boss. Ito ay kung kayo yung mga millennial, mga gumagamit ng first time mo magka-Mio, hindi pa ang usong Mio na andito na tong motor na to. O yan o, oh, diba? Sariwa. Isipin nyo, 17 years, ganyan siyang kasariwa. O, oh, ganyan ako mag-alaga ng motor. Pinahiram ko muna sa company driver at para magamit, kawawa naman. Walang public transport kaya pinagamit ko muna sa kanya. Mapapansin nyo, yung sticker ng BF natutugka na. Expire na. Pero intact. Sticker intact. Nagasgas ng mga bata. SYM. Intact pa rin. Side mirror. Original. SYM. Side mirror. Ayan. Ah. Set cover. Op. Ayun. Sa lutong. Bumigay na. Pero same. May SYM pa rin. Okay. Ito. I-start natin. Ang tanong. I-start pa ba? I-start natin. O yan mga boss, oh. Kung napapansin nyo, may usok. O yan, dyan ako nabubuhay sa motor na yan. Since 2012, yan ang araw-araw ko kasama sa pagpasok. Eh ngayon eh, namimiss ko, itutur ko kayo ng aking tunay na motor. Dyan talaga ako nababagay sa motor na yan, oh. Pero boss, yung mags na yun ay kuha ko na yun sa SYM Euro. Yan, yung pinakalatest na labas bago i-phase out, oh. Ayan, oh, napapansin nyo, pati police takot dyan. Hindi na yan sinisita ng pulis dahil amoy pala ng usok eh. Amoy karbo na. Pinapalis na ako ng mga pulis. Ayun yung kinikita ko sa inyo dati. Okay, testingin natin. At malalaman kung na-miss ko talaga. At malalaman natin kung ano ba talaga ang meron dito. Kung ito ba yung nagbago. Wow! Up! Yun, napansin ko agad. Manipis na yung disc brake sa harapan. Yung brake pad. Yan, papalitan natin. Disc brake siya, medyo malalim na yung kagat. Saka yung side mirror naglulus. Sigpitan natin yan. Yun ang kagandahan, boss, no? Pag matagal mo nang hindi nagagamit, pag sumampa ka, ramdam mo na agad yung pagkakaiba. Kung i-recall mo yung huling gamit mo, is malaki ng pagbabago. Ito, ang sarap naman. Nakakamiss itong motor na to. Oh, yung legroom ko talagang swabing-swabe, no? Ito, hindi ko ito pagpalit sa mga ano, no? Sa mga ibang motor. Dahil ito, napakalaki na U-box nito. Kasi ang buong helmet, nung dati, nasa akin pang resibo nito. Ang halaga nito, binili noong 2003, ay
68,000 pesos ang halaga nito noon. O isipin nyo kung gaano katagal noon. 17 years ago, 68,000 na ito. Ito dati isa sa pinakamahal na motor, no? Bukod saka yung Top Boy. Saka ito yung Kimco na Top Boy. Yun, parehas siya ng makina nito. Parehas silang matibay. Kaya lang talaga ito finish out dahil hindi siya environmental friendly. Yan. Nakakasira kasi ng ating air pollution ang ditute. Kaya yung mga motor na Yamaha, yung RS100, lahat ng 2-stroke, finish out na dito sa Metro Manila, halos lahat. Pero meron pa ding ibang bayan na meron pa din na dituti. Pero majority, 90% ng Metro Manila, 4-stroke na ang gamit ngayon. Okay mga boss, iikot natin to sa daang hari at talagang na-miss ko. Malaman ko na din kung anong problema nito. So far naman sa tingin ko wala. Kasi itong motor na to, kagaya nga ng sinabi ko, pag ito ay may tuti at saka may gasolina, may kuryente, tatakbo to. Itong motor na to ay hindi chine-change oil. Chine-change oil to, yung gear oil lang. Pero yung gear oil na yon ay hindi yung nagiinit at hindi lumalabo, hindi katulad ng engine oil. Yun ay every 40,000 ang change oil noon. Pwede nga hindi na eh, depende sa iyo. Kaya ito talagang matibay talaga to. Sa mga taga SYM jet dyan, oh, yan, mga 2-stroke fanatic, ito na. Ito ang isa sa ipinagmamalaki ko. Daily use to pero napakasariwa. Pag kami nagkikita-kita ng mga SYM dito sa Las Piñas, yung grupo sa Facebook, ay talagang namamangha sila dito. Makita nyo naman, boss, oh, ang pangit lang ngayon ay yung seat cover, original pa kasi. Yun naman ay namo-modified. Pero ito yung original pa. Pag napabalik to sa akin, papalitan ko na dahil pag nag-ulan ay mababasa na ang foam. Yun ang pangit. Agapan na agad natin. Ito kasi nasa pahiraman ko lang. Kaya ngayon ko lang nagamit, na-miss ko talaga siya. Ito talaga ang tunay na motor ko nung wala pa akong, meron akong 125 na TMX, yun ay pang tricycle. Kaya siya ipinahiram dahil meron niya ako noon. At nagkaroon tayo ng XSR155 at saka yung big bike, no? Kaya ito ipinahiram ko muna. Alam niyo naman tayo, hindi tayo mahirap kausap. Sineshare ko yung mga blessing. Yung isa kong bike ay ipinahiram ko din sa gwardiya namin para makapasok sa pang-araw-araw, magawa niyang service. Yon. Okay mga boss. Ito kasi sa mga ano, sa mga millennials, no, yung mga baguhan, sa mga scooter, ito ay 2-stroke na dituti. Hindi ito chine-change oil, ito ay ang pag nagsisilinyador ka, ang silinyador nito ay letter Y, dalawa. Isa sa gasolina at saka isa sa tuti. Yan. Direct lubricant ang tawag doon. Kaya siya mausok dahil talagang tinutunaw na niya agad yung 2-stroke in tuti. Ayun, yun ang pagkakaalam ko rito. Kaya ito ay ubod ng tibay. Ito ang kasabayan nito ay yung mga service ng Yellow Cab, no, sa pagde-deliver ng kanilang pizza. Ayan. Ang sarap. Yung akin legs, oh, diretsong-diretso. Complete gear pa ako. Shout out nga pala kay Sir Anjong. Ayan. Salamat sa bigay niya na jersey sa akin. Sinuot ko na, thank you sa'yo. Shoutout kay paring Bote Bautista, kay paring Noel Bermudez at sa kanyang bayaw. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa panonood, no. Hindi ako makapag-shoutout sa iba dahil napakahaba ng video ko, hindi ako makapagsingit. Pero lahat 'yan boss na mga message niyo sa akin at saka comment, nababasa ko po lahat 'yon. Maraming salamat. Kapag po yung comment ninyo may puso, ako po ang pumuso doon. Pinusuan ko na po lahat ng comment nyo. Maraming salamat po. Okay, balik tayo dito sa aking SYM.
100 Jet Alpha. Alright. Ito nga pala eh, last year no, ng mga buwan ng July, September, yon ay nakayayaan kaming pumunta sa Kamay ni Jesus, no? At ito ang aking daladala. Ako'y nahihiya at tatlong beses tumirik to. Kasi napagtanto-tanto ko, kaya sa tumirik, eh yung magneto nito, eh yung nagsusupply ng kuryente sa battery, yung nagkakarga, ay dinirekta ng mekaniko at nagkaroon ng problema sa capacity na ibinibigay na kuryente. Kaya pag tumatakbo to ng 80 pataas, titirik na. May limiter to, hanggang 80 na lang, 78, ganun, 75, 70, pag nakababad, titirik na. At tatlong beses ako itinirik nito. Pero pag pumipreno ako, pag halimbawa namatay, pag tumabi ako, i-start ko na agad, takbo na uli siya. Kaya hindi ako natatakot eh, na totaling i-re-raker ako ng mga kasama ko. Pero na same, nakakahiya pa rin, no? Ang kasama ko yung mga Aerox, N-Max, mga modified pa yung kanila. Tapos ako, inaantay lang nila. Pero ito, meron akong sana maulit-ulit yung mga ganong pagsasama, no? Mga katrabaho ko yun, meron na uli akong XSR 155, o yun. Ngayon kung i-re-request nila na dadalhin ko yung aking malaki, kahit sila ay underbone lang, ay okay lang sa akin yun. Kahit talo ako sa gasolina, at least napasaya ko sila. Ayun, sana maulit-uli. Biyahe namin ay nagpunta kami ng Monte Maria, pero dala ko yung aking Aerox. Pero yung Aerox kong yun ay ayun nga, dahil may kabaitan tayo, sabi nung katrabaho ko, pwede po ko bang ako na lang ang maghulog yan? Ituloy ko na lang kung magkano yung tubo ng bangko, papaluwalan na niya. Kumbaga, sasaluhin na niyan lahat. Sabi ko, ikaw, it's up to you kung gusto mo yan. O ayun, ginawa niyang service at saka pinapang negosyo niya. Siya na naghuhulog sa akin, nagbibigay sa akin buwan-buwan na 8,000 hanggang sa matapos. Shoutout sa'yo Greg, ingat ka sa biyahe. O ito, balik tayo sa aking motor, no? Na SYM, isasagad ko, takbo. Wow, 70 75, kurbada na, hindi pa nabilis. Ano na, 78 lang. Sapay. Sa panderecho mga boss. At quick ride lang itong gagawin natin, no? Quick ride na may kasamang pag mimiss yan. Namiss ko talaga itong motor na to. Mula pandemic, March, April, May, June, July, August, 5 months kong hindi nakita at 5 months kong hindi nasakyan. Kaya ito, napansin ko agad ang kailangan palitan. Ang kailangan palitan ay brake pad. Pero okay pa naman ang agad. Ay, wag na nating panipisin dahil tatamaan pa yung disc brake eh. Okay mga boss, dito na lang siguro tayo mag-u-turn at ako naman nag-quick review lang, no? Ipinakita ko sa inyo ang aking tunay na service na motor ito. Okay, u-turn na tayo. Alright, isasagad natin. Ayan na! Naka, wala kahatak-hatak, sinagad ko na. Wala siyang gitna, nahin to sa gitna. O game! Sige! Sigean mo! Ibinalik ko na yung silinyador dahil baka tumirik pa. Okay mga boss, ito talaga, dito ako nababagay sa motor na to. Ayan, ako'y sayang-saya, antas saya-saya ko at na nahahawa ko naman itong aking mga motor na ini-invest, no? Ito'y isa rin sa malaking bagay sa akin to. Binili ko to ng 21,000 pesos. So ayan, ako'y sold na sold. Isipin nyo yung 21,000 na yun, walong taon na ko nang ginagamit. Swabing swabe. Kaya ito tinawag boss na jet, para itong jet plane . Kita yung dinaanan, umuusok yung dinaanan dahil dituti. Kung napapansin nyo yung side mirror ko, ayun .
Yung huli yan, medyo nagkukulay blue. Nag-iiba siya ng usok. Ayun. Okay mga boss, hanggang dito na lamang po uli ang aking short video. Sana'y nag-enjoy kayo sa aking isang koleksyon. At saka hindi lang bukod sa koleksyon, ito'y aking kasama sa pang-araw-araw na trabaho. Dito'y nakasalalay din ang aking buhay sa pang-araw-araw. Okay, banking-banking, maraming salamat sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel. Please subscribe nyo po ako at paki-click na lang po ng notification bell para po kayo ay ma-notify. Maraming salamat po. God bless and thank you.